Hello everyone, my name is Revik and I'm here to share with you my review of my Honda Rebel 500. So stick around. So this motorcycle has the requirements that I need. So ano-ano yung mga specifications niya? This is a 471 liquid-cooled parallel engine. Considered na rin siya na 500cc, which is legal sa expressways. And yung brakes niya has an ABS, front and back, with a caliper na hydraulic. Then yung mga tires, size 16, 150, 90, 130, 90, harap likod. Yung chain niya is, or yung sprocket, is 1540 or 1540. Pagdating naman sa aesthetic, meron siyang maliit na side mirrors. For me, it's very useful. Kahit yung other reviews na nabasa ko sa ibang motorcycle users din, naliliitan sila. But for me, it's enough for you to look at kapag gusto mong kumaliwa or kumanan. And of course, yung headlight niya. Although this bike is contemporary looking, pero very retro looking pa rin, na-maintain niya pa rin yung ilaw na bilog. Plus, of course, minimalist yung kanyang style. So when you say minimalist, talagang nandun dun yung essence ng bike na very comfortable pagka yung ginagamit. Sa signal light naman niya, of course, retain pa rin yung pagiging classic looking. You can see both of them sa harap. Pagdating naman ng sa likod, ganun pa rin. And na-maintain niya yung tail light niya na very retro looking. So in a way, yung design nito is napagsama yung modern and the retro looking na motorcycle ni Honda. The good thing about this bike is I think this one is built for Asians. Kasi I stand around 5'7" and pag sumakay ako, as you can see, lapat na lapat pa rin yung aking paa. Komportable. And pag tumakbo na, ganito magiging setting sa aking paa. Very convenient. Yung body mo is hindi siya lean forward, masyado malayo. Exacto lang kapag tumakbo. And you can manage to stay this position siguro mga 1 hanggang 2 hours na hindi sasakit ang katawan. Including na masasacrifice ang iyong posture. Sa accessories naman, no? There are so many accessories that is available in the market. Mga aftermarket items. Like, for instance, pwede dito kang maglagay ng windshield. Pero sa akin, since this is a minimalist bike, iniwasan ko maglagay. So, I prefer to have my RFID. Easy access sa NLEX Expressway. And pwede mo rin siyang bilhan ng crash guard dito sa gilid, yung mud guard or yung protection ng radiator. Makakabili ka na accessories. Then dito sa likod, yung CC bar, sandalan dito, pati sandalan din dito sa likod. Kung gusto mo siya ng medyo bobber type looking, pwede mong tanggalin itong passenger seat para mamukha talaga siyang bobber type na motorcycle. So, walang masyadong modification or customization na kailangan. So, sa akin, sa decision ko, siguro bibilang ko siya ng isang crash guard para maging useful siya na pwedeng lagyan ng mga bag or pwede pong sabitan. Of course, protection mo na rin siya in case magkaroon ng motorcycle accident. And of course, yung tambutso o yung exhaust pipe. It's very decent naman yung tunog niya. Maingay din naman siya.
pero mas magiging halimaw yung dating niya kapag ka nasa labas ka na, kasi pag may mga kasabay siyang ibang sasakyan, medyo nalulunod yung tunog ng pipe. But after 2 years, kasi the warranty will last for 2 years lang. So after 2 years, I will plan to replace this with a much more louder pipe na hindi naman yung sobrang ingay. Just enough para makasabay dun sa mga sasakyan na maiingay din yung, especially the environment. So this is the control panel kapag nabuksan na yung switch. So indicator ng fuel, ng oil, yung gear mo, then yung ABS. Of course, you have the speedometer, meron kang clock, yung total trip or yung total mileage, you have the trip A, trip B, and then very basic daw sabi nung ibang review, but for me it's enough. Plus yung gear niya is walang indicator, ilalagay niya lang siya kung naka-neutral ka or naka-hindi. And then yung speed transmission or yung gear niya is hanggang 6 speed. So, 1 down, 5 up. But yung bagong model ng Honda Rebel is I think meron na siyang gear indicator and much modern yung kanyang style. Kasi yung ilaw niya, yung headlight niya is LED type. Pero I still prefer the this type of motorcycle kasi I really cling dun sa mga retro looking na motorcycle. But since today we are part of the quarantine or yung lockdown, hindi ko siya may re-review, but the totality of the performance is very comfortable siya. Yung torque niya enough para makalagpas ka ng walang problema, either kotse, truck, bus, sa NLEX. Pero ibang story na if kasabay mo is yung mga sports bike like yung mga ninja bikes. So that's a different story. So pansin nyo, naka-automatic headlight on. Hindi pa nag-start yung engine, lahat ng ilaw naka-on na lahat siya. So, since kailangan mo siyang iikot, painitin, I have to start the engine now.